Magandang araw mga bata. Narito na naman tayo sa isa na namang edisyon ng Music 2. At para sa ating topic for today, ito ay Hugis ng Himig. Ako po ang inyong tutor, Ichan, na maghahatid ng lesson natin for today. Handa na ba kayo? Tara na! Tayo na at mag-aral at matuto. Tayo na't mag-aral, mag-aral, mag-aral. Tayo na't mag-aral sa araw na ito. Tayo na't matuto, matuto, matuto. Tayo na't matuto sa oras na ito. Ay sarap na mag-aral, mag-aral, mag-aral. Ay sarap na mag-aral sa araw na ito. Ay sarap na matuto, matuto, matuto. Ay sarap na matuto sa oras na ito. At syempre, huwag limuting magdasal, magdasal, magdasal. Huwag limuting magdasal. Salamat sa may kapal. Ayan! Sumabay ba tayo mga bata sa ating panimulang awitin? Mahusay! Ating susundan ito ng ating layunin. Kailangan na malaman natin ang mga matututunan para sa araw na ito. At ito ay ang pagpapakita ng hugis ng himig. O tinatawag natin sa English na melodic contour. At ito ay sa pamamagitan ng una, paggalaw ng katawan o tinatawag natin na body staff. At pangalawa, ang pagsulat ng mga linyang musical sa papel man o sa hangin na tinatawag natin na melodic line at line notation. At syempre, hindi pa rin mawawala ang pag-awit ng mga awiting pambata sa tamang tono. Handa na ba kayo? Tara na! Atin munang subukin ang inyong mga kasanayan o nalalaman tungkol dito sa topic natin. Marahil ay na-encounter niya na to during your music 1, no? Nung kayo ay grade 1. So dito sa tatlong larawan na inyong nakikita, matutukoy ba ninyo kung alin dito ang body staff? Ito ba yung una? Pangalawa? O ikatlong larawan? Kung ang sagot ninyo ay ang ikatlong larawan, kayo ay tumpak. Dahil ang pangatlong larawan ay nagpapakita ng halimbawa ng body staff. How about line notation? Nandun na mismo yung word. Line notation. Ito kaya yung una o pangalawang larawan? Tama na naman kayo kung ang naisip ninyo ay ang unang larawan. Yan ay halimbawa ng line notation. At dahil isang larawan na lamang natitira, yung pangalawa ay ang tinatawag nating melodic line. At ang tatlong ito mga bata ang ating topic for today. Suriin muna natin ang awiting Twinkle Twinkle Little Star. So habang inaawit natin siya, no, pakinggan nyo maigi yung pagbaba at pagtaas ng tono at maaari nyo ring tignan yung posisyon ng mga nota dito sa pyesa kung saan may nasa baba at meron ding nasa taas at may mga nota na nauulit. Handa na ba kayo? Tayong awitin ang Twinkle Twinkle Little Star. Handa? Awit! Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Yan! Napansin mo ba ang tono ng Twinkle Twinkle Little Star? Ito ay may mga tonong pataas, may mga tonong pababa,
at may mga tonong umuulit o pare-pareho. Ang pataas, pababa, at pag-uulit ng mga tono ng awit o musika ang bumubuo sa hugis ng musika na siyang topic natin sa araw na ito. At iisa-isahin natin yung tatlong halimbawa kung paano matukoy ang hugis ng musika. At ang una nga ay ang body staff. Nakikita nyo ba ang larawang ito? Ang kilos na nakikita sa larawan na yan ay halimbawa na kung iginagalaw ang kamay pataas at pababa ay katumbas ng tono ng awit. Ang kamay ay igagalaw ng pataas kapag pataas ang tono ng awit at pababa naman kung pababa rin ang tono ng awit. Kapag ka umuulit naman ay hindi igagalaw ang kamay. Maaaring magsimula sa tiyan ang galaw ng kamay. Ang paggamit ng ating kamay at katawan sa paglalarawan ng galaw ng himig ay tinatawag na body staff. Ating isagawa ang munting activity na ito, no, gamit ang body staff, no? Ipakita ninyo ang direksyon ng awit kung ito ay pataas o pababa ang tono sa pamamagitan ng body staff. So, pwede tayong tumayo. No, ihanda ang ating katawan. So, maaaring gamitin kahit isang kamay lang. So, igagalaw natin siya kung pataas o pababa kasabay ng pag-awit ng tiririt ng Maya. Handa na ba kayo? Tayo na tumawit. Tiririt ng Maya, iririt ng ibon, ang humi ng tiyan ko'y tinumis na baboy. Tiririt ng ibon, tiririt ng Maya, ang humi ng tiyan ko'y tinumis na baka. Naisabay nyo ba ang inyong kamay o ang inyong katawan sa paglalarawan ng taas at baba ng tono ng awiting ito? Mahusay! So maaari nating gamitin yan bilang paglalarawan ng hugis ng himig. Sumunod, meron din naman tayong line notation. So pansin ninyo itong example ng picture na ito. So gumagamit ang line notation ng mga linyang pahiga upang ipakita ang pagtaas at pagbaba ng tono. Kaya itong susunod na example natin, so makikita nyo yan, may mga pahigang linya na ginagamit para maipakita kung mababa o mataas ang tono. So pakinggan nyo nga ito, kung mahuhulaan ninyo itong awitin na ito. Dalawang tonong mababa, dalawang tonong mataas, tumaas pa uli, at isang pababa. Tapos, pababa na uli. Tapos, umangat uli siya. Pababa, pababa, at pababa. Yan. Naalala ba ninyo ang tono ng awitin na yan? So, ito ay line notation ng awiting Twinkle, Twinkle, Little Star. Tumpak na naman kayo, mga bata. At ang panghuli ay ang tinatawag natin na melodic line. So ang melodic line, ito yung mga guhit na pwede nating ilagay sa ibabaw ng mga nota. Yan yung tinatawag natin na melodic line. So kapag gumuhit tayo ng mga linya sa ibabaw ng mga notes o yung mga nota sa pyesa, ayan. Pwede tayo makabuo ng parang pakurbang linya na nagmumukhang burol or pwede rin siyang maging bundok pagka malayo or mataas yung pagitan ng bawat notes at pwede rin makabuo ng patag or talampas kasi may mga nota na pantay or hindi nagbabago ng tono. Yan ang paraan ng paggawa ng melodic line. Naintindihan niyo ba mga bata? Magaling! So makikita nyo dito ang buong pyesa ng Leron Leron Sinta
na nilagyan ng guhit or melodic line. So ganyan lang yung ating pwedeng gawin, no? Nilalagyan natin ng guhit yung pinakaibabaw ng notes or nota. Pwede rin natin gawin yan habang pinakikinggan mismo ang awitin. Ating pagyamanin ang ating natutunan sa araw na ito. Nakikita nyo ba ang liriko ng awiting Leron Leron Sinta? Ang gagawin lamang natin dyan ay lalagyan natin siya ng line notation. Sabayan nyo ako sa paggawa nito, mga bata. So, ang tono ng Leron Leron Sinta sa dalawang unang nota ay halos pantay, no? So kapag kinanta natin siya, Leron, no? Magkatono, Leron. Kaya pwede natin ilagay yung dalawang pahigang linya na pantay, Leron. And then, Leron, Leron. Yung pangalawang Leron, kung mapapansin ninyo, medyo bumaba. So maglalagay tayo ng dalawang linyang pababa. Leron, Leron. That's how you do it. Nakakasunod ba mga bata? Okay, tuloy natin. So, Leron, Leron, Sinta. So, yung Sinta, kung mapapansin ninyo, may bahagyang umangat. Kaya, maglalagay tayo ng pahigang linya na paangat. So, yung Sin, mas mataas ng konti. And then, Sinta, mas mataas pa yung tono ng Ta kesa sa Sin. Kaya, mas pataas yung linya. So, that's how you create a line notation for yung para sa first line ng Leron Leron Sinta. So, pag sinabayan nyo yan, no? Leron Leron Sinta. Okay, very good. Ating ituloy sa pangalawang linya. Ayan. So, we have Buko. Ayan. So, mapapansin niyo tumaas yung tono from Bu hanggang dun sa Ko. Kaya kung mapapansin niyo yung linya ay umangat ng bahagya. Buko ng, and then pababa na naman. Pa, yan, medyo pinakamababa yung sa pa. No? Buko ng pa, paya. And then yung two syllable sa dulo, yung two notes, umangat uli. Paya, yan. So yan yung second line natin. No? So, buko ng papaya. Okay, nakasunod ba mga bata? So maaari ninyong gawin 'yan, no, kasabay ng pagsagot ng inyong mga modules, no, para magawa ninyo ang buong awitin ng Leron Leron Sinta gamit ang line notation. Lagi lamang nating isaisip ang ating aralin para sa araw na ito. Ang melodic contour o hugis ng himig ng isang bahagi o kabuuan ng awit ay mailalarawan sa pamamagitan ng body staff, melodic line, at line notation. Nag-enjoy ba kayo sa ating topic for today? Magaling! Ito pong muli ang inyong tutor Ichan para sa ating topic na hugis ng himig. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na meeting natin or session for Music 2. Huwag kayong aalis. Susunod na ang Arts 2. Paalam! Isang masining at malikhaing araw mga bata. Ako, si Tutor Rick Artistic, ang kasama mo sa paglalakbay sa mundo ng sining ng ikalawang baitang at ito ang DepEd Itulay Online Tutorial. Handa na ba kayo? Magaling! Halika at ating simulan ang ating masining na aralin. Ang ating aralin sa masining na araw sa ikalawang markahan, week 3 to 4, ay tungkol sa disenyo ng pag-uulit at contrast na nagpapakita ng ritmo. Handa na ba kayo? Halika na ating simulan ang ating pag-aaral. Ang ating layunin, ikaw ay inaasahan na makalikha ng disenyo gamit ang iba't ibang linya, kulay, at mga hugis sa pamamagitan ng pag-uulit at contrast na nagpapakita ng ritmo. Ngayong araw na ito, meron tayong kwentong masining. Nalibot mo na ba ang bawat parte ng inyong tahanan?
Tungkol dyan ang ating kwento ngayong araw na ito. At ito ay pinamagatan nating Tahanan Ating Libutin ni na Sheila May J. Liwag at Nestle A. Talampas. Utos ng Pangulo ay dapat sundin. Tayo ay manatili sa tahanan natin. Halina't bawat sulok nito ay libutin. Iba't ibang palamuti ating mapapansin. Sa kusina ng tahanan, ako ay samahan. Iba't ibang gulay at prutas ay matatagpuan. Mapusyaw, matingkad na kulay ay masisilayan. Ang lahat ng ito'y mabuti sa kalusugan. Tayo naman pumasok sa ating kwarto. Kay sarap magpahinga at matulog dito. Iba't ibang hugis ng gamit makikita mo. Maliliit, malalaki, salit-salit ayos nito. Halika sa sala, kaakit-akit talaga. Mayroong radyo, telebisyon, muebles at iba pa. Makikita sa sahig ay paulit-ulit na linya. Sa kintab nito'y makapagsasalamin kita. Disenyo sa tahanan kay sarap pagmasdan. Ang mga linya, kulay at hugis nakakaaliw tignan. Lahat ng ito'y nagpapaganda sa tahanan at nagpapagaan ng ating pakiramdam. Nasundan mo ba ang ating kwento? Magaling! Halika at ating sagutin ang ilang mga katanungan patungkol sa kwento. Para sa ating sining sagutan, anong klase ng kulay mayroon ang gulay at prutas na nabanggit sa tula? Sige nga, ano ang inyong kasagutan? Tama kaya? Tingnan nga natin. Magaling! Ang mga kulay daw ay mapupusaw at matitingkad. Tingnan naman natin ang pangalawang katanungan. Paano inaayos ang mga gamit sa kwarto? Paano kaya? Tingnan nga natin kung parehas tayo ng sagot. Mahusay! Maliliit, malalaki, salit-salit na ayos. Okay, para naman sa ating pangatlong bilang. Paano inilarawan ang sahig? Tingnan nyo nga, ano kaya ang ayos ng kanila sahig? Magaling, ito daw ay may paulit-ulit na linya. Mahusay mga bata. Para naman sa ating sining tuklasin, kung ating pagmamasdang mabuti ang kapaligiran, makikita natin ang ritmo sa maraming bagay. Ano nga ba ang ritmo? Ang ritmo ay nalilika sa pamamagitan ng pag-uulit ng sunod-sunod, salit-salit at parayos-rayos ng mga linya at hugis. Ang mga halimbawa ng ritmo, paulit-ulit na ritmo, salit-salit na ritmo, at ng pinakahuli ay ang parayos na ritmo. Makikita rin ang ritmo sa pamamagitan ng pagbabago sa kulay, pwedeng matingkad at mapusyaw, at pagbabago sa laki, pwedeng maliit at malaki na tinatawag na contrast. Tingnan naman natin ang mga halimbawa ng contrast. Alam nyo ba kung ano ang tawag dito sa larawan? Mahusay! Ito ay isang dagat. Ano ang napansin nyo sa kulay ng dagat? Mahusay! Ito ay mapusyaw at matingkad na kulay. Ito, anong hugis ang nakikita nyo sa larawan? Magaling! Ito ay hugis tatsulok. Ano ang napansin nyo sa laki ng mga hugis tatsulok?
magaling, maliit at malalaking hugis at sulok. Iyan lamang ang mga halimbawa na nagpapakita ng mga ritmo at kontras. Ngayon, dumako naman tayo para sa ating sining makulay. Handa na ba kayo? Bago tayo dumako sa ating sining makulay, ito ang ating mga kagamitan. Malinis na papel, lapis, at pangkulay. Ano kaya ang ating sining makulay ngayong umaga ito? Gagawa tayo ng isang Christmas card kasi nga malapit na magpasko at pwede natin itong ibigay sa ating mga mahal sa buhay. Paano kaya gumawa ng Christmas card? Ito ang ating panuto. Panuto, iguhit muli sa papel ang balangkas ng Christmas tree. Sa pamamagitan ng pagguhit at pagkulay bigla o watercolor, lagyan ito ng disenyo gamit ang iba't ibang linya o hugis na nagpapakita ng ritmo at contrast. Natapos yun na din ba ang inyong likhang sining? Magaling! Tunay nga na kayo ay batang artistic. Kaya, bibigyan ko kayo ng isang sining mahusay clap. Paano po ba yun? 1, 2, 3. Sining mahusay! Para naman sa ating sining tandaan, ang ritmo ay nalilika sa pamamagitan ng pag-uulit, pagsasalit-salit, at parayos-rayos ng mga linya at hugis. At contrast ay ipapakita sa paggamit ng mapusyaw at madilim na kulay at ng maliliit at malalaking hugis. Sa pagguhit at pagpinta, gumagamit tayo ng mga linya, hugis at kulay sa paglika ng disenyo na nagpapakita ng ritmo at contrast. Lagi nating tandaan na ang sining ay nasa paligid lang. Buksan lang natin ang ating mga mata at tiyak makikita natin ang makulay na mundo ng sining. Muli, natapos na naman natin ang ating masining na aralin sa araw na ito na tungkol sa disenyo ng paulit-ulit at contrast na nagpapakita ng ritmo. Lagi natin tandaan na ang sining ay nasa paligid lang. Buksan lang natin ang ating mga mata at tiyak makikita mo ang makulay na mundo ng sining. Muli, ako si Tutor Rick Artistic na tutor mong fantastic na tutulong sa iyo maging batang artistic. Hanggang sa muli nating masining na aralin, paalam!